Upwards, na extension? Yes. Because we are belong to our stakeholders. Ang stakeholders po, tayo po yan, Farm School, SUC, LGUs. So, yan po yung meaning ng extension. Napakaganda. Kasi meron tayong pattern na susundin, meron goal, may objectives, at may actors. Ngayon po, sa dahil nga po meron tayong mga programa from the national government, meron pong isinulong na batas na tinatawag natin na extension under APMA. Sir David? So, mapagpalang araw po mga kaagri, mga kasaka at ngayon po ay araw ng Lunes at tayo po ay pupunta sa imbitasyon ng Philmec para sa kanilang training dun sa TOT about sa machinery and operation and maintenance. So tayo po ay dadalo sa kanilang pagsasanay na ito po ay gaganapin na ngayon at ito po ay matatapos hanggang Friday daw. So subukan po nating pumunta dahil po tayo ay naimbita nga. So ngayon po ay pupunta tayo. Arrancada, maquinaria. We are forever mechanizers. Woo! Okay po, expectation. Sino po magpe-present? POD. At especially po, magtanong po kami ng knowledge about sa technology demonstration po, sa teaching po, as kung ano po yung objective ng TOT natin, ng training po natin ngayon. Then, sa TMP, training management team po, syempre approachable po. Though may mga acquaintance po tayo dito, syempre hindi naman po tayo ganun ka-close or ka-comfortable po sa isa't isa. Kaya mas kailangan po na medyo, hindi lang po yung mga team ng training na maging approachable po tayo para medyo okay po yung farmers, mga nasa FCAs, kung saan mas kailangan po na yung iba pong mga terminologies or pag-approach po natin is medyo simple lang din para mas mabilis ma-observe. Then, syempre, friendly yon para mas magkaroon tayo ng connection kasi may mga difference coming tayo sa different institutes. So, mas maganda na magkaroon tayo ng mga kaibigan dito. Magandang umaga po sa lahat. Kami po ang Group 1, Wonder Mech. Wonder Mech. Ako po si Bal Manglindan. Bali po under po ng Organico Saman. Ampon po ng grupo. Ampon na si Sir. Okay, magandang umaga. Ako pala si John Ryan Mojo from DA Philmec. Ang wow ng Mindanao. Good morning po. Ako po si Gio. Ang Seradigo. So, para naman po sa mga RP, syempre, knowledgeable dapat sila. And very active, fun yung magiging ating presentations po. Huwag sana, you know, boring, ganyan, and sleepy. So, pressure. The pressure is on. So, kung anong pedal yan, susunod lang operator. Kung anong gear yung sinet mo, susunod lang yung machine. Okay po? So, ganun siya. Next,
Farm machineries are powerful machines. Yes. Kasi dinisign siya para tapusin yung trabaho natin sa field. Just imagine katitigas ng mga lupa na meron tayo. Tapos dadalhan mo ng machine na kalamya-lamya. E baka hindi umabot ng isang cropping yon. Di po ba? Kaya yung mga build ng mga machine natin matitibay, mabibigat talaga. Kasi napakabigat din ng trabahong ginagawa nila. Okay? So, hindi... Then, assessor trainer yan. Yan po. Baka wala din. Doctor, po sa ating lahat, from Botolan, Sambales po. Municipal Agriculture, LGU. Karating ko lang po kasi medyo... Traffic. Ginawa lang po sa bahay. Magandang araw po. Ako po si Engineer Russell Dave Lalo, AEW from the Office of the Provincial Agriculturist Pampanga po. Ayan, so welcome po ulit, ma'am and sir. Yeah, Sir Marco. Ano yan, sir? Tumahimik pa mo. Tumahimik tayo, di ba? Parang kailangan ko lagyan ng sounds. Lalagyan ko po ba? Ang galing, amazing. So, ayan po. Yan naman po ay nangyayari doon sa loob natin. So, kung makikita natin, yung mga dayami po, yung mga crawlers natin, tinatapon lang po palabas doon sa may discharge po noong ating combine harvester. So, next naman po, para po sa mga parts ng ating combine harvester. So, ito po ay papasadahan po natin. So, unang-una po, meron po tayong crawler doon sa may gulong. At kung mapapansin nyo po dyan, ang clearance daw po ay 420 mm. So, pag sinukat po natin at hindi na 400 clearance, syempre, basic, always lubricate po yung part na yan. So, next po. Diyan naman po makikita natin sa larawan yung bottom sieve tapos yung top adjustable sieve. So, kung makikita po natin, meron po yung opening. Tapos yung nandito po sa may tabi na to, dito nyo po pwede i-adjust yung opening kung gaano kalaki o gaano kaliit po yung magiging opening. So, syempre, eto po, isa sa kailangan i-adjust po doon sa ating combine harvester para mas maging malinis po yung magiging output ng ating pinuproduce po na nalalaglag doon sa sako para hindi mapalito. Ang isa pa kung pwede nyong i-adjust ay yung sa ating blower. So next po, yan ay 490 liters pero yan po ay sa Myanmar. So next po, sa mga levers, meron po tayong main shift lever. Ang function po nito ay para sa may forward and reverse. Next po, steering lever. So, yan naman po ay para sa direction, left and right. At kung nakikita niyo sa taas, meron siyang maliit na parang tungkil. So, yan po kasi ay sa Myanmar. Ito naman pong nasa taas na to ay para sa adjustment ng ating reel. Sa up and down po ng ating reel ng pangkalaykay. So next po, meron tayong reversing lever. So sa hands-on po, ituturo po natin kung paano ine-engage itong ating reversing lever. So doon sa threshing at tripping lever natin, kailangan may naka-off po doon. Sa tingin nyo, ano po yung ino-off natin? Yung threshing lever o yung ripping lever? Sabi ni Sir Francis, actors na extension? Yes. Because we are belong to our stakeholders. Ang stakeholders po, tayo po yan, farm school, SUC, LGUs.
So, yan po yung meaning ng extension. Napakaganda. Kasi meron tayong pattern na susundin, meron goal, may objectives, at may actors. Ngayon po, sa pagpapag, dahil nga po meron tayong mga programa from the national government, meron pong isinulong na batas na tinatawag natin na extension under APMA. Sir David? 435, na kung saan ito po yung Modernization Act, no, ng agriculture and fishery sector, na kung saan lahat po ng mga programa na ibababa po sa department ng mga Department of Agriculture or ng any national government ay mayroong susundin na batas na extension services. At kaagapay nga po natin dito, meron tayong tinatawag na three pillars of Ano ulam, ma'am? Target lock na naman. Nagtanong, sir. Please like, subscribe, and hit the notification bell.